Hi guys, magandang araw. Ako nga po pala si Angelito, dating Torpinoy in New Zealand. I-share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng sasakyan dito sa New Zealand. So ayan, kagigising ko lang at naghilamos para pumunta sa mga car dealer. So, di ba napapansin nyo yung mga nasa palabas pa naghihilamos? Gumagwapo. Yan, Piola Pascual. Baliw kaya to eh! So, pagkatapos ko maghilamos, yan, diretso na ako sa kwarto. Kung mapapansin nyo, yung kwarto ko, tatlo, pero ako lang mag-isa. Sana all. Sana all! May... So, kumakain na tayo kasi bago tayo magpunta, kailangan busog. Then, yan yung outfit of the day. Pakita ko sa inyo yung labas. Wow! Then, pababa na ako nyan sa baba kasi nasa second floor ako. So, pasakay na ako nyan ng elevator. Bali, sa pagpunta pala ngayong araw sa car dealer, ay kasama ko si Kuya Allen. Sasamahan niya ako. Kasi siya yung may sasakyan. At ni Kuya Jepoy. Kaya laking salamat ko sa kanila kasi sinasamahan nila ako para makakuha ng kotse ko dito. At para meron akong service na sarili. So, una namin pinuntahan ay yung Nissan Note. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan yung Nissan Note. Tapos, chinek namin yung labas. Ayan, sobrang kinis niya. Then, hindi ako nakapagtimpi. Tinignan ko rin yung loob kung maganda. Ayan, maganda nga. Tapos namin ma-check yung labas at loob at ma-test drive. Ay umalis naman ulit kami ni Kuya Allen para tumingin ng ibang sasakyan sa ibang dealer. So ito naman ang pangalawang tinignan namin, yung Toyota Prius. Hybrid siya. So ang kasama ko dito na mag-test drive ay si Kuya Jeff. So ayan natin, i-testing na namin yung sasakyan. Pagkukuha nga po pala kayo ng sasakyan dito sa New Zealand, ay yung mga kailangan na nila is yung working visa mo, kontrata, and yung passport, at saka bank account. Yun lang po ang hinahanap dito sa New Zealand. Halos parang bumili ka lang po ng candy sa tindahan. Punta ka ngayon, the next day is release na ng unit mo. So ito na po, nakapag-decide na ako, Nissan Note na yung kukunin ko. So wala na patumpik-tumpik pa, at binigay na sa akin yung susi agad ni pare. Ang bayad nga po pala sa mga sasakyan dito ay weekly or fortnightly kasi yun po yung sahod dito sa New Zealand. And auto-deducted siya sa bank account mo. Wala ka ng ibang iisipin. So ayan na po. Inabas na namin yung sasakyan. At paalis na kami niya ni Kuya Allen. Tapos nagkamali ako. Akala ko signal light. Uy gago, mali. Pagkali yung signal pa kaliwa. Di ba sa atin sa Pilipinas ito ang signal? Tapos dito yung wiper. Ngayon dito yung signal oh. Maliktad siya. Tapos yung ilaw dito rin sa kanan. Kasi right handle siya. So, pauwi na kami niya ni Kuya Allen, papunta sa bahay galing sa may car dealer. Bali, Sabado nga po pala kami nagpunta niyan. Then, Monday namin nakuha yung sasakyan kasi walang pasok ng Sunday sa New Zealand. Kasi yung pasok lang dito ay Monday to Friday. Depende sa employer. Diba, halos napakadali lang kumuha dito ng sasakyan. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ang daming cheche-bureche, ang dami pang CICI. Dito, working visa lang. At contract, at passport, at bank account. Yan lang. Yan lang yung hahanapin sa'yo. Then, the next day, release na yung sasakyan mo. Bali, yung gamit ko po palang license dito is yung license sa Pilipinas. Valid po siya dito ng 1 year. Then, after 1 year, papakonvert mo po siya dito. At dyan, naiuwi ko na po yung sasakyan dito sa bahay. Bali, sa mga papunta rito sa New Zealand, na may dalang driver's license ng Pinas, pwede po kayong kumuha ng sasakyan. Basta yung license nyo is card, hindi po siya yung papel lang. So ngayon may sasakyan na ako, makakapunta na ako kahit saan. Makakapasok ako kahit anong oras at makakauwi ako kahit anong oras. Sana nakatulong yung video ko. Palagi nga pong sinasabi ni Goku sa kanyang palabas. Paalam!